What's up mga tol? Kamusta? Tagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. So tayo ngayon ay nandito sa Goa, Camarines Sur, isang bayan dito sa Bicol region. At syempre, nakita nyo naman na sa title, at kung nakafollow kayo sa Facebook at Instagram, nakikita nyo ang mga stories ko. Tayo ngayon ay pupunta sa Mayon. So, gagawin natin yung Mayon 360 or yung Mayon loop. So dito tayo magagaling sa Goa, dadaan tayong Tigaon, Sangay, Tiwi, then Tabaco. Ngayon hindi ko pa alam kung gagawin kong clockwise ba or counterclockwise. So malalaman na lang natin mamaya. Tignan natin kung anong lagay. Yun. So haba ng tinakbo ko. Tsaka pa mamay ng habol na aso. Banda dun, pagliko dyan, marami sila eh. Siguro mga apat yata. So hintayin ko na lang magliwanag para makita ko sila. Hindi ko alam paano ko bibelo eh. Medyo ahon pa naman to. So tingnan na lang natin maya maya. Tara mga tol, maliwanag naman na. Try natin kung nandito pa itong mga aso na to. Ah, nandito pa nga sila. Ayan nga, tumataol-taol. Ah, ang yan na yan. Wala, nabulin ako. Visit na mga aso. Sa dami-dami talaga ng asong nadaan ko. Itong dalawang to. Dalawa lang pala kayo ah. Makisabay tayo dito kay tatay. Tay, pwede makisabay? Pwede mong makisabay ng lakad? Paduin lang, may aso eh. Sabay tayo kay tatay. Wala na pag naglalakad ka na ko dito na. Ah, oo nga ano. Pang ano, patakot sa aso. Layo na ako ng... taga Manila po ako. Pero may tinutuluyan po ako dyan sa Goa. Yon mga tol, nalagpasan na natin yung dalawang aso dun. Oh. Salamat kay tatay. Okay. Yan. So nung ginagawa ko yung ruta sa Strava, mula Goa hanggang Tabaco, nasa 70 kilometers yata. Kung hindi lang ako nagkakamali. Eh nakaka 33 kilometers na ako. So mga isang kalahating oras pa nasa Tabaco na ako. At masisilayan na natin si Mayon.
Bye. So ayun, nandito na tayo sa Arco na papasok ng probinsya ng Albay. So pagtawid doon. Ayun na. Pagtawid doon, tiwi na. Probinsya na ng Albay. Wala na tayo sa camp doon. So ayun na nga mga tol. Dito na tayo sa probinsya ng Albay. Konti na lang, matatanaw na natin ang bagyon. Proper. Next na ito, taba ako. Sa tabako, hanap lang tayo ng kainan. Sarado yung tinignan ko doon, Lola Bistro, sarado. Pero ito yon, ito na yung intersection kung saan magsisimula yung Mayon Loop. So pag-isipan ko kung dediretso ako dito sa ito, tong kali na to, or doon sa pinanggalingan ko. Kasi ito, clockwise, yung kabila, counterclockwise. Pero bago yon, nahanap ko na ako ng kakainan at gutom na ako. Yun mga tol, nakapag-agahan na ulit tayo at bumalik na tayo sa pagpadyak. So, mas pinili ko na yung clockwise na ruta. Wala lang, pinili ko lang yung clockwise. So, naasahan natin na mga 10 a.m. ay nasa may Gagsawa Ruins tayo. So, let's go! Okay. Mahaba-haba itong ahon na to ah. Nakita ko pa dun, di natatapos yun. Ahon pa rin. So yung 10 a.m. na kagsawa, malabo na yun. Ahon eh. Kala ko patag lang dadaanan. Hindi naman makunat. Padyakin tong ahon. Saktong banayad lang. Mahaba lang. Otek. Okay lang yung ahon eh. Kasama yun. Pero puta, grabe yung tirik ng araw. Sapul na sapul. Yun, natapos din yung mahabang ahon doon kanina. Lusong na ngayon. Paligaspi na. So, 83 kilometers from Goa, Camarines Sur. More or less 10 kilometers pa papuntang Gagsawa Ruins. At syempre hihinto tayo dito sa sign ng Legazpi. Wee-hee-hee! Nasa may daraga na tayo mga tol. Konti na lang sa may Gagsawa Ruins na tayo. Mga 5 kilometers na lang yata. Huminto lang ako. At grabe na yung init. Magtatanghaling tapat na rin naman. 10:36. So, mahinga dito.
to saglit. Karga ng soft drinks. Tapos, diretso na tayong Pagsawa. Dito tayo magpapahinga ng lubos-lubos. At, yun. Yun, umalis na tayo sa tindahan. 2.6 kilometers na lang pala sa Pagsawa Ruins. So, malapit na yung Mayon. Pahihiyain pa rin. Ayaw pa rin magpakita. Maulap. Maulap sa tuktok niya eh. So, tingnan natin mamaya-mayang konti dun. Kung magpapakita na ng tuluyan. Ayun eh. Kita niyo ba? Hindi. So, kakanan dito para pumunta ng Pagsawa Ruins. Malapit lang naman yata yung ano, landmark na simbahan. So, ayun mga tol, nandito na tayo sa sikat na sikat na Pagsawa Ruins. Ayun, may entrance. Nakita nyo na siguro yung tower. Ayun. So, yun yung Mayon. Maulap talaga sa tuktok niya. So, pasok tayo doon. Picture lang ng bike, papicture tayo. Tapos pahinga dito, hanap ng mga kainan for lunch. Let's go! Tara! Bayad kaya? Pero parang wala naman yata. Ah, may registration. Good morning. Good morning. $20. So, 20 pesos ang isang bayad. Yeah, kare na lang natin. Ay. Thank you. So, ayan ah, the famous Pagsawa Ruins. Hanap tayong nag-iisang tao para magpapapicture tayo sa kanya. Yeah. Siyempre, Yipol Express. So, ayan na mga tol. Oh, dumidigay pa. Umalis na tayo doon sa Pagsawa Ruins. Oras ngayon ay 12:23. Solar gaming na tayo. At meron pa tayong 100 kilometers pa uwi ng Goa. At ayun. So dito tayo, Baya Kamalig Bypass Road. Medyo paiksi ng konti ito kaysa dumiretso doon. Sana lang walang ahon. Pero tingnan niyo naman yung view. Nga lang talaga. Maulap talaga siya eh. Ay, lusong. Dito nga. Ay, hindi. Hindi pa. Doon pa. Tik na tayo doon ah. Pasukin ko sana. Muntik na, papasukin ko sana to. Doon pa pala ako kakanan. Isa din sa mga bagay na nagpapatagal ng ride. Yung mga ganito. Lalo na kapag first time ka sa ruta. Siyempre, di mo kabisado kung saan liliko. So, nakakakain ng oras yun. Siyempre, mawala yung buwelo mo eh.
O, nakalabas na tayo ng highway, mga tol. Ang init. Grabe. Pabalik na ng taba ko. 110. So, siguro mga 50 kilometers yung or 40 kilometers yung pabalik ng intersection doon kanina, itinuro ko sa inyo. 50 kilometers ulit pabalik ng Goa. Ang oras ngayon ay 1:28 ng tanghali. So, safe naman. Ayan, binigyan na tayo ng lusong. Nagbablog pala ako, hindi ko na malimutan. Nagpakita na yung mayon. Nice one. Shoutout sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Hanggang sa uulitin. Peace out!